Huwag po tayong mag-ano sa tao. Pasensya ka na bro, Alfredo Baisan. Kasi yun lang talaga ang reality ng sabi mo na yung masakit ang palito. Pero sa totoo lang, yun ang ginagamit ko eh. Yun ang mga pamamaraan ko. Kahit sa iba, yun ang pamamaraan nila. Kasi iisa lang po yung maramdaman ng tao. Palito man siya o malaki pa yan na iniipit nila, siyempre masakit. Kapag iniipit mo, masakit talaga. Kasi pag meron kang kulam o ginagambala ka ng masamang espiritu, umiinit yan. Parang baga po yan. Parang apoy po yan. Parang mapuputol po yung paa nyo o daliri nyo. Yun talaga ang totoong. Kasi naranasan na po. Dati ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ipit-ipit na yan. Pero nung ako na naka... Nung ako ay tinisting ko yung kaalaman ko tungkol dyan. Kasi alam ko naman dyan dati. Kaso hindi pa ako naniniwala sa sarili ko na makapasapi ako ng isang tao sa katawan ng tao. Makapasapi ako ng espirito sa katawan ng tao. Yun. Sana, bro, huwag mong mamasamain yung sasabihin ko dito. Bilang ikaw isang manggagamot, huwag mong sabihin, bro, na pipiliin mo yung gagamutin mo. Kung may magpapagamot sa'yo, gagamutin mo. Huwag mo pong kaayawan yung isang tao. Huwag mo pong bigyan ng kalungkutan ng ang isang tao na magpapagamot sa'yo. Pero kung isang tao na napapagamot sa'yo na gusto niya lang alamin ang pamamaraan mo, alam mo din yan kung sino yan. Malalaman mo din yan. Ako, alam ko din na pag napapagamot sa akin, parang yung pamamaraan ko eh. Sa akin, hindi lang isa yung pamamaraan ko, hindi lang dalawa, marami akong pamamaraan. Kasi para hindi nila mabuko yung pamamaraan mo. Kasi pwede nila ibalik sa'yo yung pamamaraan mo. Yung pamamaraan mo na magano sa isang tao, yung gagamutin mo, pwede nila ibalik sa'yo, ibato nila sa'yo, ibalik nila sa'yo. Pwede yan. Kaya wag po tayong magkalimot na ginagabayan tayo ng Panginoong Diyos. Ginagabayan po tayo ng mga gabay natin na tumulong sa iba. Hindi po natin pipiliin kung ano man yan. Bro Alfredo Baisan, sana pakinggan mo po to kung mga sinasabi ko. Hindi kita kinukontra. Nililinaw ko lang sa'yo ang mga ganyan na usapin. Wala akong kinakampiyan, wala akong tinitira o sinasaktan yung damdamin ng iba, damdamin mo. Dahil kasi sa mga ganyan na usapin, hindi mo dapat yan sasabihin sa tao. Kasi madami yan maka-comment. Ganito. Ikaw pa mapapasama sa mga sinasabi mo. O okay, meron kang mga subscriber na loyal sa iyo. O paano naman yung iba? Sabihin mo lang na bahala sila. Pero mas mabuti pa yung huwag ka na lang mag-comment sa kanila. Bahala sila kung ano man ang sasabihin nila. Ako sa totoo lang yung pagba-vlog ko. Ito lang para mahikayat natin ang mga tao ng kaalaman para tungkol sa mga nakikita natin, mga kakaiba, mga mutya. Yan po ay para may mga tao, may idea naman po mga tao. Pero hindi naman yan ang ibang tao, hindi naman nila malalaman kung ang mutya, ang inahawakan nila mutya o hindi. Kasi wala naman silang kakayahan.
Pero pag tinuro mo yan, paulit-ulit lang yan, nasa tatanong sa iyo, ganito, ganito, bro, ganito, ganito. Sa akin, bro, sinasabihan ko lang yung ibang mga nagpapakita sa akin ng mga bato na ganito, ganito. Sabi ko, hinihikayat ko din sila na mag-vlog sila para matuto sila. Mag-vlog kayo para kung ano man nakikita nyo, malalaman nyo yan kung gaano talaga kagaling yung kakayahan mo bilang isang mucha hunters o anting hunters na mga anting-anting. Yan. Pero sa mga sa mga mucha, pag ikaw ay isang bertudes, kahit hindi mo na po kailangan ang orasyon. Sa totoo lang, wala akong ginagamit na orasyon, na parang orasyon para palabasin yung mga mucha. Panalangin lang po, magdasal lang po kayo ng taimtim. At saka, hindi mo naman ang mga mucha na yan, hindi naman yan na kukolektahin mo lang para maka-earn money ka, maka-ano ka. Pero mga mucha, hindi yan nagpapakita. Pag yung puso mo ay iba yung pakay mo sa kanila. Tandaan nyo yan. Kahit isa ka pang antingero. Pero kung gagamitan mo sila ng orasyon, lalabas talaga yan. Magpapakita yan sa'yo. Pero dyan mo mga lalaman kung ang kakayahan nyo po ay malakas kung hindi po kayo nagagamit ng mga orasyon. Kasi ako, kahit hindi ko yan ginagamitan ng orasyon, hinihiling ko lang na bigyan ako ng mga mutya na mababait. Yun ang mababait ang gabay. At pwede silang ipamamahagi sa iba. Kasi meron din pag binahagi mo sa iba, kinakausap ko na kung hindi siya gusto sa isang naghawak sa kanya, ay kusang babalik dito sa akin yung mga mutya, yung mga gabay ng mutya. Kahit anong hawak mo po yan, pag masama yung balak mo, yung iba yung gusto mo sa mga mutya, kusa lang yan na aalis sa bato na yan ang mga gabay. Kasi yan talaga ang totoo. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Huwag po tayong magkamali sa sinasabi natin. Kahit mag-ano pa endorse lang kayo ng isang tao na ganun, ito magaling to, magaling siya. Hindi, okay lang yan. Pero pag hinikayat mo at saka naninira ka pa ng iba, hindi yan makatarungan. Kung bilang ka isang manggagamot, wala kang pa kung mga mangkukulam na yan, walang patawaran yung kapatawaran yung mga ginagawa nila. Pero pag naiinggit ka naman, dun umpisa na yun. Sa totoo lang, pag naiinggit ka sa isang tao, dun na ang umpisa ng yung puso mo, parang hindi mo maramdaman kung ano mga ginagawa mo. Yun pala na diretso ka na sa itim o sa kaliwa. Nagiging kaliwaan ka na dahil sa sobrang galit mo sa isang tao. Ako, kahit nagagalit ako, hayaan ko lang yun. Iniisip ko lang na hayaan ko na lang yun. Basta, ang importante, wala namang akong tinatapakan ng tao. Kailangan ang makumbaba po kayo. Pakumbaba lang po. Sa amin, mapaninubuson. Pag naubos na, tapos, yan, may kinalalagyan ka. Yun ang aking kailangan isipin mong mabuti na kung ano man ang mga ginagawa nila, dasalan mo lang siya
na baguhin yung ugali niya. Pero pag sinabi ng ganun, ako bro, mga bro, sis, madam, sir, mga subscriber ko, mga viewers ko, nagdadasal po ako na sana kayo po ay bigyan ng biyaya. At saka huwag kayong ipalapit sa diskrasya o mga sama-sama. Sana nasa mabuti kayo kalagayan at huwag kayong mapapasama at saka huwag sundin ang galit sa inyong puso. Yun lang mga bro, sis, madam, sir, kailangan din natin magdasal po tayo. Kahit anong galit natin sa puso natin, kailangan palabasin nyo yan. Kahit magalit kayo, pero huwag kayong magbitiw ng salita sa tao. Kasi ang dila natin, may curse yung sumpa ang dila natin. Pag tinapon mo yan sa isang tao, hindi nyo pala alam na tinapunan mo siya ng salita na masakit. Pwede kayong, ikaw, sana magiging ganito ka. Yan. Maano po yan, kunsabaga, sa amin maupok eh. Maano yan, magiging totoo ang sinabi mo. Meron dito eh, sa amin, sa totoo lang, yun ang sinabi niya, sana magiging, mamamatay ka na, yun. Yun talaga ang nangyayari. Kailangan, ano natin, kimkimin lang natin, hindi kay idasa lang natin. Huwag natin itapon yung salita ng ganun. Kasi, may sumpa yung dila natin. Kapag meron ka malakas kang may sa katawan mo, may mga gamit ka, talagang nauupok po yan. Kailangan natin na dasalan. Maghanap kayo ng lugar, doon po kayo magdarasal na sana yung mga kalaban nyo ay magiging mabait. Huwag na silang gumawa ng masama. Ako bro, Alfredo Baisan, hindi tayo magkagalit, hindi tayo magkalaban, manggagamot ka, pero dapat panindigan mo magiging isang manggagamot ka. Hindi napipiliin natin yung gagamotin. Kasi pag pinipili po yan, iba na yan. Iba na yung usapan. Pag pinipili yung gagamotin. Ako, ikaw, matanda ka sa ako. Hindi ko, yung paggagamot ko, hindi ko pinag-aralan. Hindi ko to pinag-aralan. Biglang lang itong sumulpot. Kasi ako, sa totoo lang, graduate ako sa criminology sa University of Iloilo. Graduate ako sa criminology. Pero hindi pala para sa akin yung pagpupublis ito na yung sarili. Ayaw ko to, ayaw ko na isang manggagamot, pero yun pala nagiging isang manggagamot ako sa isang iglap lang. Totoo yan. Dami po ako na yung experience ko. Dami na po. Kaya ako, panindigan ko talaga na isang manggagamot ako. Ako, tumutulong ako sa mga tao. Naghahatid ng mga babala. Binibigyan ko sila ng babala sa mga mangyayari. Pero hindi ko yun parang hambog na ako, na ganun ako. Kailangan din natin makatao tayo. Maka-Diyos. Anhin natin kung maka-Diyos tayo, hindi naman tayo makatao. Tumutulong nga tayo, pero pinipilipan natin yung mga panggagamot natin, gagamutin natin. Hindi lang pipiliin natin, babae lang yung pipiliin natin. Meron ako kakilala yun, manggagamot. Babae lang yung pinipili niya. Kasi, ang parang nilulumay niya o ginagayuma niya. Nako, magkakapatid pa ang asawa niya. Yan po ang kailangan. Ibawal natin yan kasi may parusa yan sa taas. Kailangan natin na
ipanindigan yung ating tungkulin bilang isang manggagamot. Yun lang mga bro, sis, madam, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa kaibigan natin dyan, si Madam Katis Closer, si Nelin Sigua, Ria Parulan, Merigina Alberto, si Nanay Su. Magandang hapon sa iyo, Nanay Su. Si Madam Lailani Flores, magandang hapon din sa iyo. Si Mary Usay, sa kanyang kapatid, at saka sa kanyang pamangkin dyan, dalawang pamangkin yan na ginamot natin dyan sa Texas. Yan po ang ating mga ano, ginagambala sa talaga yung mga, kahit sa ibang bansa meron ding mga mangkukulam, malalakas pa, pero wala yan kapag yung Diyos Ama yung katabi mo, yung kasangga mo. Hindi yan panis yan, mga ano nila yan, mga kapangyarihan nila sa dilim. Sino pa? Si Chanel, Leo, at saka Mickey sa Japan. Shout out po sa inyo. Sa kay Susie. Susie! Sa Batangas dyan. Yan. Kumuha din yan sa akin ng mutya kanina. Para sa iyo yan. Para yan sa inyo sa iyong paggagamot. Alagaan mo lang yung mutya, kasi yung mutya na yan, napakatagal na yan sa akin, para yan sa'yo. Sa Norway dyan, sa ginamot ko, sana ano, magpagaling ka. Magaling ka na, pero kailangan din na magiging magaling ka, magpagaling ka sa iyong karamdaman. Sa iben, sa kay Lucky dyan, shoutout sa iyo. Sa iba dyan, sa mga kaibigan natin, sa kay Jason Talyo, kay Princess Talyo, sa kay Jalel Talyo, Jason Talyo, sa kay Jason Talyo, sa kay Jaser Talyo Santike, sa kanyang pamilya dyan, shoutout kay Jane, sa kay sino pa, sa mga kapatid niya, si Jupiter Talyo, sa kanyang mga anak dyan, shoutout sa inyo. Sa kaibigan ko na si Spark Calban, shoutout sa iyo, Meg. Spark, baka pupunta ako dyan, baka makalawang linggo lang pupunta ako dyan, mamasyal naman sa inyo dyan, tagal na ako na hindi bumalik dyan. Shoutout din sa mga kaibigan natin, sa mga shoutout sa mga vloggers, shoutout sa mga ano, sa kay Alfredo Baysan, shoutout sa iyo bro, pasensya ka na topic kita ngayon, pero pagpatuloy mo yan, wag kang mag-aayaw sa mga paggagamot mo, sa maraming ka pang tutulungan ng mga pasyente mo, mga subscriber mo, shoutout sa inyong lahat. Huwag niyo pong mamasamain yung mga sinabi ko dito sa aking channel. Hindi po ako nagagalit kay Alfredo Baysan. Kinaklaro ko lang po yan para ano po, aware po tayo. Huwag po tayong magtapak ng mga pagkatao ng isang ng mga vloggers. Hayaan mo sila. Hayaan mo lang sila. Huwag na sila pantisin mo yun. O pinansin mo yun eh. Mano lang yan yung ulo, yung utak mo. Ako nga eh, yung minsan na ako nagbablog kasi ano lang, sobrang busy po tayo, marami po tayong ginagawa. Mamaya nga po, ayan, mananim pa ako dito sa bahay ko kasi marami ng damo. Lilinisin pa namin ng ano din, bakuran. At saka magpagawa pa ako ng ano, ng paan ng aking bahay. Yung haligi pala. Yung haligi kasi ano, parang matumbay, parang maano na yung ano, yung bahay ko, parang matumba na kasi ano na, ang wasak na ng anay yung haligi ko. Baka bagyuan po tayo, malakas ang hangin.
baka ma ano pa mawasak pa yung ano natin, yung second floor natin. Up and down kasi yung pinagawa natin. Sana ano na lang, ground floor na lang para iwas sa hangin, malakas ang hangin dito. Yun lang mga bro, sis, madam, sir. Ah, shoutout nga pala sa mga vloggers natin na si June Flamingo Vlog, sa Kyle Ilang Kalikasan, si Rulin Vargas na mababait, at saka sa mga pasyente niya na ginamot niya, shoutout sa inyo. Si Iboy Mucha, sino pa diyan, si Kyle Ilang Kalikasan Mucha, Mucha Hunters, Mucha Collectors, Ilunggo TV, Batuhinay, Mucha Hunters, si Tony Puhida, Mucha Batu Buhay, Mucha Hunters, sino pa, GHS Hunters. Maraming vloggers na ano, nakalimutan ko na mga pangalan nyo kasi tagal na tayo na hindi nag-vlog. Shoutout na lang po sa lahat, sa mga viewers, subscriber, sa lahat na mga vloggers natin. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga ginagamot natin dyan, shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon. Ano, hapon na to? O, magandang hapon po sa inyong, alas dos na pala. Magandang hapon sa inyong lahat. Hindi pa tayo kumain. Kasi pagkagising ko ay nag-vlog ako. Kasi wala na tayong oras o panahon. And ngayon, mamaya, dami naman dito ng pasyente natin. Yun lang mga bro, sis, madam, sir. Ingat lang po tayo. Ngayon, ingat po tayo. Dahil malakas naman ang ulan, may bagyo naman papasok. E kailangan po, mag-ingat po tayo. Paalam mo na. And God bless inyong lahat. Sinong gustong na mga batsa ko, PM nyo lang po ako. Ito, maganda po to lahat. Ito, maganda yung mga mutsa ng langgam natin. Ito, magaganda po yan. Mga mutsa ng langgam. Magnetic. At saka hindi magnetic. Mga mutsa natin ng altap-tap. Ayan. Magaganda yung pangilang kidlat natin. Ayan, maganda po yan. Ayan, mutya ng Santuara, o di kay mutya ng Encanto sa dagat. Yung mutya natin ng Lagpasan, o tawag dito, Dinta. Ayan, mutya ng Lagpasan, o Ipo-Ipo. Ipo-Ipo po siya, Lagpasan. Ayan. Ito, mutya din ito. Eh, nakaraan lang to na post ko ito. Maganda po siya. Yan, may gabay po yan. Yan. Mutya ng suso. Nagiging mato. Libon. Mga shell natin. Ito, pangilang kidlat. Ayan. Pangilang kidlat na puti. Yan. Puti po yan. Eh, matagal na ito sa akin. Yan, kung sasabihin nyo to, ano to, ang taklobo, hindi po taklobo to. Yan lang po mga kaibigan, mga bro, sis, madam, sir. Sige, mga kaibigan, mga bro, sis, madam, sir. Shoutout na lang po sa inyong lahat. Magandang hapon. Paalam and God bless.